Yo guys, it's your boy, The Boy. Welcome sa ating public usap-usapan part 1. Let's go! Ano masasabi mo sa pagbaba ng Japanese currency at pagtaas ng pamilihin as a residente dito sa Japan? Yun, kasi lahat tayo, yan ang ano eh. Lahat tayong OFW dito, affected dyan. Ako, para sa akin, no choice na rin kasi tayo. Anto tayo namumuhay. We have to deal with it na lang din talaga. Parte yan eh, ng pag-iikot ng mundo, ng currency. Akit baba talaga yan. Malaking epekto siya para sa amin. Knowing that, ano ako, single mom with 3 kids and that my son has a stage 4 cancer. Sobrang nahirapan kami financially. We need to tighten our belts talaga. Sa akin kasi hindi naman masyado, kasi hindi naman ako masyado nagpapadala sa Pilipinas. Pero, syempre sad. Doon umaasa halos lahat eh, ng pamilya na umaasa rin sa mga nasa abroad. Naku! Magtrabaho ka mo, magtrabaho. Nawawala. Dahil ka ang mahal ng bilihan. Tapos may tax pa tayo, diba? Siyempre, kumbaga sa sikat sa natin, mahirap. Pero marami naman paraan dyan para diskartehan na lang. Anong style mo para makaiwas sa mga matataas na presyo ng pamilihin dito sa Japan yan? Siyempre, discipline, tipid-tipid, lalo na iwasan yung pagkain sa labas. May mga mura naman na supermarket dito sa Japan eh. Doon na lang bumili. Ano? Wala, strategy yung pulubi talaga. Old school tayo, bibili, pupunta ka doon kung saan may mga murang bilihin. Doon sa mga supermarket, medyo kahit medyo malayo-layo kasi mas maganda talaga mag-effort kahit malayo. Basta makatipid lang. Ako kasi ang ginagawa ko, for example, ngayon medyo mababa. Pag nagpapadala ako, limit lang. Iba-iba kasi rates niyan eh. So naghahanap ako na as much as possible, medyo mataas. Then sa pamimili ko, nagba-bulk order na lang ako, maramihan ako kung bumili. Mas may chance na makatipid ka pa, diba? Sidelines. So hindi lang isa, dalawa, tatlo. And also we cater sa kung ano-anong mga celebrations. Sale. Usually sa gabi kasi, before mag-close yung mga supermarket, nagsisale sila. Doon ako namimili. Yung ano, hanggako? Hanggako, oo. Kasi malaking save na rin yun eh, pagka namimili ka eh. Any prediction kung anong taon babalik yung pag-angat ng Japanese currency? Siguro for me, ano, we will see siguro for the next 2 to 3 years. Kasi recovery stage din to ng COVID eh, for me eh. Kaya talagang lahat ng currency ngayon, may mataas, may mababa. Siguro let's give it a chance na 2 to 3 years, pwede pang umangat to, diba? Pero ngayon, natapos na kasi ang corona. Tapos nagbalikan na rin yung mga foreigners. Siguro after ng mga isang taon, makakabalik ulit po tayo yan. Sa tingin ko, babalik ulit yung yen ng 152. Pero tataas pa rin yan. Ang Japan kasi, yung pinanggagalingan ng pera nila, isa kanilang pera lang rin. Hindi sila katulad ng Pinas na nangungutang talaga tayo sa ibang bansa. Print lang sila ng print ng pera, ang Japan eh. Ganun yun eh. Pwede silang magpa-utang ng pera, pero hindi sila umuutang. Ang Japan. Hindi ko na iniisip yung moon. Kamuat may na lang ako kasi 'di ba maraming ano ngayon sa may gera, may something. So hindi ko na iniisip kung ano na lang yung dumating. Basta for now ang iniisip ko yung present ngayon. Sa prediction, hindi rin kasi natin masasabi yan eh. Kasi up and down kasi yan eh. May times na tataas siya, may times na bababa siya. Hindi na rin natin alam kung kailan yan. Mahirap magsalita kung kailan tataas. Anong dapat gawin ng mga Pilipino ngayon? Yung mga naapektuhan. Gambate. Gambate sa inyong lahat. Pero kaya natin yan. Matuto lang tayo mag-save. Huwag nang bilhin masyado yung mga hindi kailangan. Be practical na lang sa panahon ngayon. Kasi wala na tayong magagawa talaga eh. Magtipid kayo. Magtipid kayo. Wala ang magagawa. Kasi yung mga kababayan natin, nagpapadala pa ng pera. Tapos may pamumuhay din sa dito sa Japan. Tipid, hindi lang dito, pati yung Pilipinas, magtipid kayo. Sana maintindihan nila yung... Oo. Ang hirap pa naman ang buhay dito sa Japan, di ba? Okay, naiintindihan yung pagpapadala ng pera, pero intindihin din, nagipit din dito. Sana maintindihan rin ng mga pamilya natin doon na hindi ganun kadali kumita ng pera dito.